ang buong mundo ay nakararanas ngayon ng pandemic na tinatawag nating COVID-19. Maraming bansa na ang naabot nitong ika-4 na Mayo. Ayon sa Department of Health, ang Pilipinas ay may kabuuang 9,485 kaso ng COVID-19. Nitong ika-4 na Mayo rin, ang Public Information Office ng Lawigan ng Quezon ay nagtala ng 68 kaso ng COVID. At ang lungsod ng Lucena ay may 29 na kaso ng COVID na siyang pinakamataas na bilang dito sa probinsya ng Quezon. Ang Real ay may isa. Ang Infanta ay may 2. At ang General Nacar ay isa sa nananatiling COVID-free dito sa probinsya ng Quezon. Kung kaya't nagtungo ang team ng Spirit FM Infanta sa Karatig Bayan nito na General Nacar upang kapanayanin ang ating minamahal na punong bayan ng General Nacar, Honorable Eliseo Isiruzol, patungkol pa rin dito sa COVID-19. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Best Friend Luis ng Spirit FM. At ngayon po ay kakapanayamin natin ang ating minamahal na punong bayan ng General Nacar, si Mayor Eliseo R. Ruzol. So ngayon po Mayor, sa 39 na bayan dito sa Quezon, ang General Nacar ay isa sa COVID-free. Correct. So ano po kaya Mayor ang inyong sekreto? Bakit niyo po ito napanatiling ligtas ang pumpa sa hanggang ngayon po? Unang maraming salamat at napakagandang katanungan. Yung pagiging COVID-free ng bayan ng General Nacar, ito ay siguro kalooban din ng Panginoon Diyos ito. Nagtulong-tulong kami at sama-sama na talagang mabantayan ito. Nang pumutok yung COVID, talagang ang ginawa ko dito, ang ginawa namin ay inorganisa namin lahat ang mga batayang sektor. At nagtawag agad ako ng incident command system. Ito yung ginagamit pagka mayroong mga insidente, may mga malalaking events na napaka-scientific ang approach na pwedeng gamitin. Meron kaming incident commander, meron kaming in charge for communication, for food and relief, yung peace and order, meron kami yan. Meron kami in charge sa health na lalo na. So talagang yun ang una nating ginawa at ito'y ibinaba natin hanggang barangay. So ibig sabihin, lahat ay ginawa natin para maging aware ang lahat ng mamamayan ng bayan. Kasi hindi ako naniniwala na ang pagsugpo nito ay yung lang mga frontliners. Tinarating namin sa aming mga kababayan na ang bawat isa ay frontliners. Ang labang ito ay laban ng lahat. Frontliners ang lahat, magmatsyag, magbantay, at maging disiplinado ang bawat isa. So nabanggit po kanina Mayor na mayroon pong in charge sa food at saka sa mga gamot. So paano po, ano po kayang action nila para mabigyan ng ayuda? Halimbawa po yung mga nangangailangan po ng pagkain at mga gamot. Limitahan talaga natin ang lalabas sa bayan. Siguro yun ang sekreto bakit COVID-free. Mayroon kaming naka-assign na 4 na authorized vehicle. Yun lang ang pwedeng lumabas. Bibili ng gamot, sasakyan ng mga tao na magpapa-check up sa ospital, sasakyan ng mga tao na kukuha ng kanilang mga padala. May authorized representative lang na kukuha ng padala. Kung ngayon po, sa kabila ng ang bayan po ng General Nacar ay COVID-free, ano pong damdamin ninyo dun sa extension po ng enhanced community quarantine? Oo. Yung nga, nakakalungkot yun kasi ang ibig sabihin noon, karagdagang panahon na stay at home tayo. Kaya nga, sinisikap natin na huwag makapasok ang virus dito sa Nacar. Dahil unti-unti gusto nating bumalik sa new normal. Simula pa na nagsalita ako sa mga kapitan. Sabi ko, may tatlong bagay tayo dapat paghandaan. Una, yung medical aspect ng ating bayan. Paano natin masisigurado yung ating mga kababayan na hindi na magkakasakit? Papalakasin ang immune system. Yun ang panlaban eh. Kaya dapat palakasin natin ang mga natural na pagkain natin. Nalagi ko nang pinupromote ito, yung organic food at safe food. Ang pangalawa, ang ating ekonomiya. Sa economic, dapat makapagtanim tayo ng tuloy-tuloy at makapag-produce ng ating pagkain biyan sa quarantine.
Ngayong quarantine, binibigyan tayo ng pagkain ng gobyerno. After the quarantine, papaano natin i-reorganize ang nawasak na ekonomiya ng ating bayan? Ibig sabihin wasak, ano na to eh? Naka-intact ka sa isang lugar, hindi ka nakakagalaw, hindi ka nakakapag-trabaho. Ay, paano mo bubuhin ito? Kaya dapat pinag-iisipan na ito yung economic. At pangatlo, ay yung tinatawag nating psychological. Maraming nabubuyong na dyan, na nakukulong. So, dapat ina-address din natin yun. So, yung tatlong mahalaga eh. Tatlong mahalaga na ano, dapat para huwag mabagot sa tahanan, kung ikay may kaunting space, magtarin. Nabigay ako ng mga seats. Para huwag maburyong, maging productive tayo habang tayo nasa bahay. Sa likod bahay, magtanim. Sa likod bahay, maggawa ng pagkakakitaan at substitute sa mga pangailangan na hindi natin nagagawa during nung wala pang quarantine. Paano po, Mayor, yun? Halimbawa po, hindi naman po natin ipinapanalangin at huwag naman po sana talaga na halimbawa, just in case po na magkaroon po ng isang case po ng COVID dito sa General Nakar sa ating bayan. Ano, gano'n po kahandang General Nakar o gano'n po kahandang ating pamahalaan? Sabi ko nga, laging tinitingnan namin dito yung worst-case scenario natin na yung sa ICS natin, ngayon, meron kaming ginagawang quarantine facilities in case na meron tayong suspect at probable at mag-confirm, meron tayong paglalagyan. Meron tayong paglalagyan. Ang una kong sinecure yung sabi ko kanina yung medical. Yung PPE namin, kompleto kami. Huwag sana namang mangyari, pero ngayon, 0-0 kami. Mga medicine, vitamins, pero gayunpaman, kung talagang malala ang sitwasyon, inihahanda natin may isolation facilities kami na ginagawa ngayon. Naka-ready tayo doon. Nire-require tayo ng ating national na pamahalaan, ginagawa natin. Pero ang lagi nating pinagtitingnan dito, the best security ay i-secure natin yung food natin. Kasi pag hindi secured ang food, baka dumating yung ating psychological. Mag-away-away na, magulo na. Ang maganda rito, sinisigurado ko yung monitoring per barangay na alam natin ang napasok at nalabas sa barangay sa checkpoint. Meron tayong radio. Lahat ng barangay, 3 times a day, nag-a-update sa akin through radio. Pag, yan. Oh, may tumatawag, naririnig nyo? May tumatawag. Kasi chinecheck natin dyan kung siguradong nag-work yung system natin sa barangay. Chinecheck natin yan. Nagre-report sila sa akin ng umaga, tanghali at hapon. Ay, babalik tayo sa normal. Ang tingin ko hindi na normal eh. Babalik tayo sa new normal. New normal. Oh, hindi basta normal. Kasi normal. Kaya tayo nagka-pandemic dahil normal lang tayo eh. Dapat yung normal. Pag-level up tayo. So, bukod po sa matugon bilang ama ng punong bayan, Mayor, meron po ba kayong parang personal na action para sa mga ating mamamayan ng General Nakar? Ang talagang ano ko dito, yung disiplina. Okay. Masusustain natin ang pagiging COVID-free. Dapat disiplinado. Hindi dahil natatakot sila kay Mayor. Hindi dahil natatakot sila sa pulis. Hindi dahil natatakot sila sa mga frontliners. Dapat matakot sila sa sarili nila at sa pamilya nila pag nagkasakit. Yun ang lagi kong pinaparamdam sa kanila. Kung wala tayong disiplina, hindi natin mararating ang gusto nating patunguhan. So, lagi akong nakikiusap na alang-alang sa inyong pamilya at sa inyong sarili mismo, dapat sumunod tayo sa mga pinaiiral na pamantayan pag pinag-usapan ay itong COVID-19. Agricultural municipality ito, hinihikayat kong magtanim. So may substitute food tayo. Hindi pwede tayong umasa habang panahon sa gobyerno. Matitirin tayo. Kaya sabayan ang ginagawa ko dito. May suporta ang gobyerno. At the same time, ano naman ang suporta mo sa sarili at pamilya mo? Ang pinakamalaki, mga pasaway. Kabataan, kasi likas sa kabataan. Ang dami kong nahuli, daming nakakulong. May ordinansa kaming bago ngayon, so face mask, curfew, naka-motorsiklo, naka-tricycle, na alanganin na hindi authorized. May penalty yan. At may community work akong pinapagawa. Isa yan, disiplina. Para pagbalik, hindi na sila pasaway. So bilang panghuli po, Mayor, ano pong mensahe natin o panawagan sa ating mga kababayan dito sa bayan ng General Nakar? Oo. Muli, ako'y nakikiusap sa aking mga kababayan na tayo magtulong-tulong.
itong ginagawa nating ito ay hindi para sa aking sarili. Ang pakiusap ko ay para sa inyong sarili. Kung gusto ninyong maging ligtas at madali tayong makalaya sa pagkakakulong sa COVID-19 sa pagitan ng enhanced community quarantine, maging disiplinado tayo. Kasi kung hindi tayo magiging kung tayo magiging pasaway, baka humaba ng humaba pa ang pagiging quarantine natin. Sa madalit salita, ang paglaya natin sa COVID-19 ay nakasalalay sa pagiging disiplinado at pagsunod natin. So muli ako'y nakikiusap, magtulong-tulong tayo, ating palagahan yung buhay na pwedeng dapuan ng COVID-19. Hindi natin nakikita ito. Hindi natin alam, baka ikaw ay meron, baka ako ay meron. Hindi natin alam. Kaya ang mahalaga dito, yung disiplina at pagsunod sa mga alituntunin ng ating pamahalaan. Maraming salamat po. At maraming salamat po muli kay Mayor. Thank you, Lawyer. At habang binabagtas natin ang daan palabas ng bayan ng General Lakar, ay nakapanayam din natin ang ilang opisyales at frontliners ng Barangay Pamplona General Lakar, Quezon. Kaya't halina ating alamin. Ano po yung mga prosesong ginagawa po ninyo para mapanatili na COVID-free ang bayan ng General Lakar? Proseso po dito sa checkpoint po ninyo. Kapag may dumadaan po mga kagaya ng sasakyan ng pribado, yun po yung aming inaharap po, tinatanong po kung saan po sila galing at kung saan po sila papunta. Tapos pinapalab po po ng talagang. Lahat po ng binabang guidelines ng gobyerno ay ang po pinapatuloy sa checkpoint nang sa ganun ay maiwasan po natin magkaroon ng medyo sakit sa ginatawag na COVID-19. Kayo po yung nasa checkpoints at bilang kayo po yung mga frontliners, ano po yung pangunahing problema ang inyo pong nararanasan dito? Meron ka po ma-intimidate dito na bigla na lang, minsan maganda ang dating mo sa kanila na sabihin mo bawal, minsan magwawala na po. Ay kami naman po sumusunod lang sa ipinag-uutos dito ng inyo. Eh, pag dumating po sa aming punto na ganun, kinakausap na po namin tatlo ng pero kung talagang matigas pa rin, hindi nagtatawag yung mga polis. Pagulang na po lang, ano ginakusap na baka kung pwede na pakiusapan naman yung mga anak-anak nila kung sa ganun naman ay maayos. Kap, ano pong nagiging problema ng isang kapitan sa pagdidisiplina ngayon pong COVID-19? Ang naging problema dito sa aming barangay sa pagdisiplina sa tungkol dito sa COVID-19 ay yung pagkuha ng mga passes ng mga tao dito sa amin, dahil kung minsan hindi natin mabigyan sila ng passes pero yung iba ayaw makinig. Kung minsan namumura pa tayo rito bilang isang kapitan at bakit sa ibang mga pagkakataon ay maluwag. Pero ang bilang isang kapitan ay hinigpitan ko ito at nang sa ganun, yung ipinatupad ni Mayor na zero COVID-19 sa pangako niya, para sa ganun, ang General Lakar ay hindi na magkaroon pa ng COVID-19 positive. At matapos ang aming pakikipanayam, ang aming team ay nag-ikot-ikot dito sa bayan ng General Lakar. Mga kaibigan, maraming salamat sa inyong panonood. Ako po si Best Friend Luis, dito lang sa 92.7 Spirit FM. Sama-sama together, always and forever.